Himco Like 150i. Ito ay scooter na motor sa unang tingin. Ngunit kung ito'y iyong tititigan, ito ay nagiging time machine. Pero how come? It doesn't make any sense. Kaya naman sa video ko na ito, huwag kang kukurap at lahat yan ay aking i-explain. Alright, narito na ang review ko sa motor na ito, pero standby muna sa 5 segundo ko na intro. Grab your popcorn, soft drinks o kahit anong mga mahahawakan yung pagkain. Ito ay ang PH Motors Red Channel, mga kalustreds ko na mahal ko sa buong mundo. Halika na at hampasin mo na ang pulang buton na nagsasabing subscribe, pati na din ang bell na buton kung ikaw ay bago lang dito. Ito ay para lagi kang up to date sa aking mga videos, sapagkat hindi ka naliligaw na sa tamang channel kat tama ang pinapanood mo. Alay ko ay sarisaring kaalaman sa pagmomotor, mapamaintenance, motorcycle review at kahit ano na basta involve ang pagmomotor, samahan nyo ako. Okay, ang Kimco Like 150i na i-review natin sa video na ito ay ang Nudo na version. Sa mga hindi familiar, ito ay ang bilog na fully digital display sa dashboard at ang tanging modelo na pwede mong ikonekta sa iyong Android or iOS na cellphone. Una nating pag-uusapan ngayon ang looks, kaya narito na ang aking first impression. Balikan natin ang pag-describe ko sa intro kay Kimco Like 150i. Bakit nga ba motor at time machine at the same time? Well, tingnan mo lang naman ang maigi ang kanyang classy na classic at retro na physical look at design. Definitely ang motor na ito, mga kaibigan, will take you back in time. Parang nasa kapanahunan ka ng pag-iibigan ng mga donyo at donya na lola at lolo mo habang sa motor na ito ay nakasakay. Yung tipong feeling na para kang nakatitig sa isang VW Beetle car ng 1925. Ito yung tipong sinaunang look pero naipagmamalaki mo sapagkat napaka head turner nito, kaya kung meron ka nito, meron kang bragging rights. Nakakatuwa, mga kalustreds, kasi kanina doon ko lang na-realize na napaka head turner pala ng motor na ito. Kasi ang daming nakukutan eh. At saka parang ano din, shocking din siya. Pagkatanong nila, ilang cc yan? Pag sagot ko na 150cc, ayun, na-shock sila. Sa liit daw nito, hindi nila akalain na 150cc siya. Pag-usapan naman natin ngayon ang specs. Ang motor na ito ay naka-LED na lahat ng ilaw mula sa headlight, turn signals at taillight, kaya forget about the aftermarket thingy pagdating sa lights. So mga kalustreds, ipakita ko lang din sa inyo yung paano yung kanyang itsura pag umandar na sa gabi. Kasi nung tumatakbo to kanina, nung dinadrive niya ni Bisaya Moro Vlog, parang I find it cool kasi nung tinitingnan ko siya sa malayo, kasi dahil nga LED siya, sa malayo parang kumikinang talaga yung mga park light niya tsaka yung headlight. So pakita ko lang sa inyo ha, pandarin natin. So ganyan yung magiging pormahan niya, parang may built-in na siya na alam niyo yung mga auxiliary lights na kinakabit sa mga NMAX, AROX. Parang ganoon na siya yung kanyang pormahan pag nakasindi yung ilaw niya. So dito ako na-amaze kanina nung minamaneho niya ni Bisaya Moro Vlog. So lahat to LED, mga kalustreds, ha. Pati itong tail light niya, oh. So mga kalustreds, sindihan lang din natin yung niya, yung signal lights. So ganyan yung signal lights niya. Kabila naman, kabila. Ayan. Sa harap. Ah, so ito pala yung, akala ko itong buong panel na ito is sa signal light. Park light pala itong andito sa baba. So di ba ang astig tingnan, mga kalustreds? Makina nito ay 4-stroke, may 4 na barbola at single cylinder at naka-air-cooled, kaya less hassle sa pagpapalit ng coolant and the like. So bali hindi siya maingay, mga kalustreds. Napaka-amazing ng makina ng motor na ito. Paakyat tayo, mga kalustreds. Let's go! Effortless, mga kalustreds, effortless yung paakyat niya. Fuel injected ito, mga kaibigan, 150cc ang displacement, transmission ay CVT at pinapaandar sa pamamagitan ng electric starter. May bigat itong 115kg, seat height na 770mm, kaya tamang-tama lang sa katulad ko na 5'5 ang height. So yung height ko, mga kalustreds, is 5'5. So nakikita nyo medyo tiptoe tayo sa motorsiklong ito. Parang tamang-tama lang talaga to sa height natin. At ito, masashock kayo. Ang laman ng tangke nito ay 7 litrong gasolina, kaya naman nung nalaman ko, I was like, what? Shock ako kasi 4.2 liters lang kasi ang Sniper. That's why. Gasolinahan niya, mga kalustreds, ito. Itong gasolinahan niya, mga kalustreds, hindi siya pwedeng igaganyan mo lang pag sarado. Kailangan mo talaga siyang ganunin para masara ulit. Ayan, oh. Hindi siya kagaya nito na ipupush mo lang pag sasarado ka na. Ayan, so ito yung compartment niya. Pag ito kasi, pag sinarado mo, pupush mo lang, sarado na siya. Pero pag ito, ang binuksan mo dito sa tangke, hindi siya pwedeng gaganunin mo lang. Kailangan siyang
ganyanin mo. Ay, yung proper way na pagsasarado nito. Ang sukat ng gulong sa harap nito ay 110-70 at sa likod naman ay 130-70 at alloy na din bawat rims kaya kalawang free or right. Telescopic ang front suspension nito at dual rear shock absorbers naman sa likod na mayroong 5 stages ng preload adjustments kaya hindi matagtag kahit bago dahil pwedeng-pwede itong maiayon sa timbang mo. So hindi matagtag yung suspension niya mga kalustreds. Akala ko nga nung una ano to, monoshock, eh hindi pala. At saka sa scooter na ito, halimbawa galing ka ng sniper at saka nagpalit ka ng motor na ito or gumamit ka ng motor na ito, yung adjustment mo talaga overall sa handling parang konting-konti lang. Kasi parang ano niya, parang sniper lang din kasi siya eh. So hindi ko feel yung stability niya mga kalustreds pag banking-banking yung pag-uusapan. Kasi parang ang gaan niya, parang itutumba ka niya pag nag-counter steer ka. Konting counter steer lang ha, higa ka na kaagad, tinan mo. Oo, diba? Walang ka-effort-effort na counter steer yun. Baka itutumba ka pa niya, parang ito lang yata yung nakikita kong cons eh. At ang pinakapaborito ko na specs sa lahat mga kaibigan na di ko rin inakala, ABS na ang braking system ng bawat gulong kaya napakakapit pero controlled ang kapit nito. ABS, magagamit ka ngayon. Kapit na kapit talaga yung unahang brake mga kalustreds. Proven and tested. So ito yung U-box niya mga kalustreds. Ayan o, starring si Kimco. Na-test ko na to kanina, medyo hindi kasha yung full face tsaka half face na helmet. Alright, sarado na natin. At ito naman yung compartment niya mga kalustreds. Open lang natin. Oops, may pa-sticker si PH Motor Thread. Actually medyo hindi siya ganun ka-spacious pero pwede nang lagyan ng mga stickers etc. Ayan, sarado na natin. So ang feature na ito mga kalustreds, hindi ko talaga in-expect na andito pala siya. So ito, pipress mo lang. Ayan, pwede siyang sabitan ng mga groceries. Pero hanggang 3 kilo lang. So maximum of 3 kilograms lang yung kakayanin niya. Ngayon naman, narito na ang aking walkthrough kung paano i-connecta ang Nudo sa cellphone mo at para rin makapag-load ka ng picture mo sa dashboard ng motor na ito. So yung mga buttons ng motor na ito mga kalustreds, parang yung typical na motor din lang. Meron siyang high, low, pero ang kagandahan nito, meron na siyang pass light. At saka aho din ito, automatic headlight on or automatic headlamp on na technology. Signal lights, and then horn, tsaka starter. Ito yung nagko-control sa technology niya talaga, yung Nudo technology. Pwede kang mag-scroll-scroll para mag-scroll ka sa ibang mode. Ito lang pinipress mo. At saka kung gusto mong i-connect ito sa phone mo, so need mong mag-download ng app. May na-download na ako dito mga kalustreds. So ito yung itsura ng app, Nudo Kimco. May QR code naman doon sa manual, so need mo siyang i-download ano. So pagkatapos mong i-download itong app na to mga kalustreds, kailangan mong i-on yung location mo tsaka yung Bluetooth mo para mag-pair. At para mag-pair, long press mo lang ito. So makikita mo na dashboard name. So yan yung parang Bluetooth name ng motor na to. Tapos i-on mo lang yung Bluetooth ng cellphone mo tsaka yung location para makita yung mga ano, Kimco Nudo. Na-connect ko na to kanina. Iba yung mag-a-appear dito kung first time nyo pa mag-ano. Basta enter lang din. So once again, 5 seconds long press. Tapos pag nag-appear, do you want to pair this device with another or to your phone? Press ulit enter. Tapos pag mag-appear na itong Kimco Nudo, saka mo i-on yung Bluetooth ng cellphone mo tsaka pwede mo nang i-connect. Pag connected na, ganito yung magiging itsura. Punta ka sa app. Pero itong app na ito mga kalustreds, need mo ng internet connection para mabago mo yung dashboard nito. So ngayon nasa compass mode tayo, so nakalagay dito no internet access. Kasi walang signal dito sa Trans-Central Highway, hanap tayo ng dashboard na pwedeng ano, select image. So gallery, pwede kang mag-save ng picture natin dito. Ayan, hanap lang tayo ng picture ko sa motor na ito ano. Eto, position lang natin, use. Ayan, so naglo-load na yung picture natin dito mga kalustreds. Ayan, nag-appear na siya oh. So di na kailangan, pag picture lang naman ang kailangan mo i-load dito, kailangan mag-appear, di mo na need ng internet connection, diretso na siya. Hanap pa tayo ng ibang pictures dito. Eto, kasi kami tong tatlo kahapon nag-review eh. Ayan, use, tsaka maglo-load ulit dito, 71%, 84%, ayan, displayed na siya. Para mag-scroll sa mga pictures, ito lang pipress natin. Ay, hindi pala, ito yung ipipress natin kung gusto mong magbago yung mode, speedometer, or yung picture. So, para mag-scroll sa mga pictures, ito pala, one press lang, ayan. Dagdagan pa natin, para ma-remembrance yung Motology sa pag-review natin ito. Ito na lang. Ayan, so gamitin natin yan. Use, tapos maglo-load ulit siya dito. So hanggang 6 na pictures mga kalustreds, pwede mong i-load. Ayan o, so mag-scroll tayo sa pictures by pressing this one. Ganyan-ganyan lang mga kalustreds ang pag-load ng pictures dito. Ayan, ako yan ha.
sana nakikita sa GoPro na ito. So, para magpalit ng dashboard naman mga kalustreds, scroll up, scroll down ka lang. Pero yung ibang mga dashboard na pwedeng i-display natin dito, need ng internet connection. Halimbawa, yung compass, need siya ng internet connection. Yung speedometer, ano, naka-default naman na yan. So, pagka-change mo ng mood, ayan na yung speedometer natin eh. Pwede siyang weather, pwedeng clock, so pwedeng navigation. But again, kailangan ng internet access. So di muna natin matetest yan ngayon. Basta kung meron kayo na itong motor na ito, at least may idea na kayo kung paano i-connect yung cellphone nyo sa dito para mag-load ng picture. Okay, so off na natin yung Bluetooth natin. Ayan, na-disconnect na yung connection ng phone natin tsaka yung Nudo. So apart sa mga common na buttons na pinakita ko kanina mga kalustreds, ito merong dalawa dito na ano, yung mode tsaka adjustment para ito dito sa dashboard niya, itong part na ito. So nasa odometer tayo ngayon, pag mag-change tayo ng mode, press lang isa. So nasa trip A naman tayo, trip B, and then oil. So halimbawa katulad sa akin na napaka-OC when it comes to pag-change ng oil, pwede siyang ano, so meron siyang parang odometer kung ilan ng kilometer na takbo mo since last na change oil mo. Tapos pag mag-reset ka nito, ito lang, long press mo lang to, babalik sa zero yan. At saka may built-in din siya na voltmeter dito. So yung mga display niya is ito yung para sa signal light, turn left, turn right, may ABS indicator na din, tsaka high na indicator ng ano, ito. At saka kung may problema itong motorsiklo natin mga kalustreds, ito service, magla-light ito kung may problema yung engine natin. Mga kalustreds, sa pagpili ng motor, lalong-lalo na sa mga scooters, lahat tayo merong iniidolo. Pero ngayon ko lang na-realize na kung hindi ka magta-try ng iba, hindi mo malalaman na meron palang mas maganda sa modelo na gusto mo. Take your time, reconsider your decisions, dahil mayroon at mayroong mga modelo ng motor dyan na tahimik lang pero hindi mo aakalaing yun pala ang bibihag sa iyong puso. Kaya heto na ang isa sa mga modelo na alay sa atin ni Kimco. With its classic retro na design at nakakamanghang performance ng engine, sa presyo nitong 139,000 napaka worth it at hindi ka bibiguin ng scooter na ito. Kung kaya visit our Motology branch sa North Reclamation Area sa Cebu kung gusto nyo na masubukan ang experience ko sa motor na ito. Maraming salamat sa panonood at kita-kit sa susunod ko na video. Peace, yo!